Magandang pinagpalang araw na naman po sa atin mga ka-YouTube. Nabigay ng buong may kapal. Ang isishare ko po sa inyo ngayon ay kung paano mag-print gamit lamang ang ating cellphone at yung wireless HP printer natin. Okay, kung paano yan, tunghayan po natin. Okay, umpisahan na po natin siya kung paano natin siya gamitin. Okay, i-on po natin siya. Okay, mayroon po tayo ditong selecting panel. Ibig sabihin nito, mayroon po siyang black kung gusto mong black ng i-print mo. Then, mayroon po siyang colored kung gusto mong colored ng i-print mo. Then, ito po yung information. Ibig sabihin kung gusto natin kunin yung information, yung password or something, ito yung wifi kung may ma-determine natin kung may signal o wala based sa color niya. And then ito yung post print, then ito yung cancel, tapos ito yung small screen niya. Okay, tapos makikita natin dito kung na-detect niya na yung wifi or kung yung monitor natin kung may ink pa siya or yung ilang copy, yung ilang pages yung ipiprint natin. Okay, nakikita natin siya. Ito yung on and off. Okay. Ang unang gagawin natin para ma-link natin yung device na gagamitin natin, either as a personal computer or laptop, ganito po yung gagawin natin. Okay. Una po, pupunta tayo sa Play Store. Tapos, okay, isa-search natin yung HP printer wireless, tapos isi-select natin yung HP smart. Okay, i-click natin siya and then install natin siya. Install, i-click na po natin yung open and then i-click po natin yung accept all. Either na mag-sign in kayo or skip. Depende na lang yun sa gusto nyo. Okay. Halimbawa, i-click natin yung skip for now. Kita natin dito yung iba't ibang operation niya kung ano yung gusto mong gawin. Halimbawa, gusto mong mag-scan sa camera, gusto mong mag-print ng photo, gusto mong mag-print ng document, and etc. etc. Okay. Ngayon, ang susunod nating gagawin, i-exit muna siya. Okay, ito na yung icons niya. Tapos, babalik tayo doon sa wifi niya. Okay, lumabas na po siya. Deskjet. Okay, ito na po siya. Okay, na-detect niya na po yung Deskjet 2700 series niya. Okay, ang susunod po natin gagawin, i-click po natin siya. Okay, kung makikita po natin siya, humihingi siya ng password. Pag humingi po siya ng password, ganito po yung gagawin natin. Okay. Okay, ganito po pala yung setup niya pag magpe-print na tayo, pag ready to print na. Okay. Ipe-print natin yung information niya. Ito pong button na to, na I. Once na-print po natin siya, okay, mag-generate siya ng information related doon sa printer niya. Okay, kung makikita natin siya, okay, ito yung printer information niya, yung model name, yung service niya. And then, sa baba niyan, makikita natin yung wifi information niya. Tapos, nandito yung
kung anong series siya. Tapos ito yung password. Ito yung itatype natin doon sa laptop natin, sa personal computer natin, or doon sa cellphone na ginagamit natin dito. Siya, after na na-type na natin siya, okay, connected na daw siya. Okay, ganyan lang. And then, okay, subukan natin mag-print. Okay, mga ka-YouTube, subukan na po natin siya mag-print. Gamit na lamang ang ating cellphone. Okay, halimbawa ito yung data na ipiprint natin. Okay, click natin siya. Print. And then, click natin yung print icon. Okay. Ito na po siya mga ka-YouTube. Okay, success, di ba? Okay, napakadali lang po siya. Wala na siyang hassle. Hindi nyo na kailangan yung mga wire. Hindi nyo na kailangan yung kahit cellphone lang yung gamit natin. Especially doon sa mga nag-online school. Kailangan natin mag-provide ng data. Gamit lamang ang cellphone. Makakapag-print na tayo. Gamit natin ang wireless printer. Okay. Okay, ang susunod natin gagawin, mag-i-scan tayo. Okay, lalagyan natin itong, bubuksan natin yung ating scan, and then, i-close natin, lalagyan natin ng band paper, and then, i-click natin siya. Halimbawa, colored yung gusto nyo i-scan, or black and white, i-click nyo lang dito, depende na dito kung ano yung choices. Halimbawa, black and white, click natin siya. Okay, automatically, mag-i-scan siya. Then, okay. Okay, ito na po siya. Ito yung output niya. Okay, close natin siya. Hanggang dito na lang po ulit, mga ka-YouTube, sana po'y nagustuhan nyo at nakapulot na naman kayo ng ideas sa isinare ko sa inyo. Huwag po nating kaligtaan na pakiclick na rin po yung subscribe, mag-like, at yung notification button po natin para updated po tayo sa mga susunod nating mga tutorial na isishare ko po sa inyo. Okay. Maraming salamat po ulit.